Magandang hapon sa lahat. Ako po si Stephanie Lucena, isa sa mga admins ng The Data ko. At kasama ko po ngayon, isang COVID-19 survivor at frontliner, Ma'am Melay, pakilala niyo po ang inyong sarili. Good afternoon po. I am Melissa Antrieto Ignacio, patient 6980, isang frontliner, emergency room nurse, at isang COVID survivor. Ma'am, una sa lahat, kamusta po kayo? Ano na pong nararamdaman ninyo ngayon? So far ngayon, wala na talaga akong symptoms. As in, normal na. Okay na ako ngayon. So ma'am, bago natin puntahan yung sarili mong journey bilang isang COVID-19 patient, pwede mo bang ikwento kung ano yung typical mong araw bilang isang room nurse? Yes. Isa akong emergency room nurse sa East Avenue Medical Center for almost 5 years na. Kaya sanay na ako talaga humawak ng mga communicable diseases na na-handle namin. Actually, hindi nga ako masyado natakot sa COVID-19 noon. Kasi para sa akin, para lang siyang isang bagong strain ng virus, isang flu na feeling ko nga mas malala pa yung mga meningococcus na nahahawakan namin. Tsaka, we handled every cases na may precautionary measures naman, kaya hindi kami ganun katakot. Medyo natakot na lang ako nung dumadami na yung cases. Tapos, yung buong hospital namin, nagko-convert na talaga siya to COVID hospital. Nag-a-adjust na kami. Ang usual na mga routine namin dyan is talagang 12 hours duty kami per day. Meron na kasi kami 10th A tsaka 10th B. Doon lahat ng kinikater namin yung mga PUI tsaka yung mga confirmed cases namin na mga COVID patient. So, doon, 12 hours ka naka-PPE. As in, mainit kasi talaga yung PPE, para ka naka-sauna suit. Totoo yung, kahit tumapat ka sa electric fan, hindi pumapasok yung hangin. So, tapos naka-mask ka pa, may goggles ka pa, meron ka pang face shield. So, sobrang, tapos tirik pa yung sikat ng araw sa tent na wala namang aircon. So, iba yung init. Talagang, iba yung pakiramdam. Tapos, ang dami pang pasyente, yun. Tapos hindi mo pa alam kung ilan pa yung darating na emergency cases na sa tent mo din i-cater. So, meron kaming resuscitation tent. Doon dinadala yung mga hirap huminga na kailangan i-intubate. Tapos minsan doon na lang kami nagsi-CPR kapag dumating yung patient na DOA, then on arrival, doon na kami magre-revive nang naka-PPE kami lahat. Wala pong hubaran yun, no? Wala. Kasi medyo may break na kasi sa PPE, so may portal of entry na yung virus if ever. Kaya as much as possible, hindi na kami nagtatanggal talaga ng mask saka ng PPE. Tapos ikaw na, discarding mo na kung kailan ka magbe-break. Kasi internal arrangement yun naman ng nurse yun. Dalawa kasing nurse ang nag-duty sa COVID-10, tsaka isang NA lang. Tapos mga doktor na yung kasama mo. So, pag-usap lang kayo, kapag medyo benign na, medyo okay na yung scenario, pwede ka nang maghubad ng PPE, kumain ka na, uminom ka na, mag-bladder break ka na, lahat gawin mo na. Kasi pagpasok ulit sa COVID-10, kasaba ka na ulit, hanggang mamayang gabi na ulit yung. So, after po nun, nung ganong journey mo as a frontliner, nalaman mo na positive ka sa COVID ng April 14, ano po yung naramdaman nyo? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Nalungkot ako pala. Nalungkot din pala ako. Kasi parang sabi ko, tatablan din pala talaga ako ng sakit. Tao lang pala talaga ako. Kasi parang everyday kang nagsiserve sa mga tao. Parang feeling mo ang lakas-lakas mo na. At the end of the day din pala, tao ka lang pala na tatablan din pala talaga ng sakit. Medyo nalungkot talaga ako nung kasi iniisip ko rin kaagad yung family ko. Kasi hindi ako umuwi sa bahay. Magkakasami ka, nakikitira ako dun sa colleague ko na ER nurse din, tsaka COVID nurse. Doon ako tumitira sa kanya sa condo. So, nung nag-positive ako,
Siyempre, nalungkot ako kasi at parang nilagay ko sila sa risk na pwede sila na mahawa ako sila. Siyempre, nahihiya ako. Parang ako na nga lang yung nakitira doon, tapos ako pa yung magdadala ng virus. Pero hindi, kasi sobrang thankful lang ako, sobrang bait ng mga kaibigan kong yun. Na, ayun. Tapos parang nung that day pa, puno pa yung COVID ward namin. Wala akong paglalagyan. Kaya, sabi ko, saan ako ilalagay? So, one day din ako nag-stay sa tent na sobrang init pala talaga na nakakaawa yung mga patient talaga. So, ang naging first step ko is i-separate din. Hindi ka na nakauwi dun sa condo at doon na kayo nag-stay sa tent. For how long po yun? Kasi nung nalaman ko yung result, from night duty ako. So, nakauwi na ako ng condo. Tapos, nag-text sa akin yung email doctor na nag-positive nga daw ako. So, bumalik ako sa hospital. Pinasundo naman nila ako ng ambulance kasi kailangan ako ma-x-ray, ma-laboratory. Tapos, one day ako nag-stay sa tent. Nakatulog na nga lang ako doon kasi sobrang pagod din ako sa duty. Kahit sobrang init, nakatulog ako sa tent. Tapos, pag-gising ko, meron na pala sila nahanap na kwarto. Siguro nag-stay ako doon from 10 a.m. to 10 ng gabi. Mamatatansya mo kung mga ilan yung nasa tent noong time na yon na COVID patients na wala pang mapaglagyan sa ward? Kasi nung una talaga, from tent A to tent B lang kami. Yun lang yung gi-cater naming patient. Kasi nga, hindi naman kami talaga referral hospital ng COVID. So, once na puno lang yung mga referral center, tsaka lang kami magtatanggap. So, from 10A to 10B, kayang maglaman nun siguro ng mga 15 patient. Pero dahil nga dumadami na sila, tapos wala rin silang mapuntahan, from 10A, 10B, hanggang nag-10E na kami. So, kasi para, syempre, ino-observe din namin yung distancing ng mga pasyente. So, nung panahon na yun, umabot din kami ng halos 25 to 30 patients na PUI na waiting sa room. Kasi alam ko po na nag-critical case din kayo, tama ba? So, ano po yung paano naging from wala kayong symptom, tapos nakatulog kayo sa tent, tapos nagkaroon kayo ng room, paano siya na naging nararamdaman nyo na yung, kumbaga yung pag-collapse nung body ninyo due to the disease? Hanggang pagdating ko sa ward, wala akong nararamdaman. Pero sa ward kasi, gagawin na nila yung series of laboratories na. So, everyday kukuhanan ka na ng dugo, yung ABG. Doon sa ABG, doon ako nagkaroon ng problem. Parang arterial blood gas na tinitrace doon yung oxygenation mo sa blood. So, nung chinek na nila yun sa akin, on the first day naman, normal naman, parang meron silang kinukompute doon na ang normal is 400 to 500. So, yung akin, nasa 500 naman, nung first 2 days. Tapos, nung ika-fourth day ko, bumagsak na siya to 200. So, kaya pala yung sa pulse oximeter, yung sa daliri, yung auto saturation ko doon, wapalo lang ng 89, 90, pinakamataas ko na 93%, which ang normal namin is 95 to 100. Sa tulad ko na wala naman nararamdaman, na okay, di man ako hirap huminga, parang medyo alarming siya. So ngayon, binigyan nila ako ng option na mag-undergo ng hemoperfusion. So yung hemoperfusion, para siyang dialysis. Lilinisin lang yung dugo mo. Kasi mataas yung infection ko, tapos mababa yung oxygenation ko sa blood. So baka kailangan lang linisin yung dugo. Ang pinaka-fear ko kasi doon is yung maglagay ng access. Ang access kasi noon is through IJ cut lang, intrajugular catheter, na nilalagay sa leeg. Siyempre, isa akong ER nurse. Siyempre, nakikita ko everyday yung mga patient na merong parang antena dito sa leeg. Dito kasi yung sa may malaking leeg dito nilalagay. So, para sa akin, ito sa akin mangyayari. Parang, ano ba yun? Parang okay naman ako. Parang magkaroon ng ganong, parang umabot pa ako sa ganon. So, nasa isip ko, no, pag hindi ko naman ginawa yun, baka ako naman ang ma-intubate, yung matubuan sa bibig. So, yun yung mga experience ko sa ward na parang ako lang nakakaalam. Kasi, self-care ka dun eh, bawal lang bantay. Kasi ikaw lang mag-decide para sarili mo. Papaalam ko sa asawa ko, sa family ko, kakabahan lang sila. So, might as well na mag-decide ako para sarili ko.
So, yun nga po eh, nang naririnig namin sa mga storya na isa sa mga pinaka mahirap pa na part nung pagkakasakit ay yung isolation na wala ka talagang walang kasama, walang pwedeng bumisita sa'yo. So, nung time po na, so nag-decide po kayo na gawin yung in sa leeg? Oo, nung sinabi sa akin ni Doc yun, iyak na ako ng iyak kasi nga, natatakot ako. Na bakit parang umabot ako sa ganung point na kailangan i-dialysis pa talaga. Parang mag-undergo pa ng hemoperfusion kasi parang sabi ko, critical na ba talaga ako? Na hindi na underestimate ko pala talaga yung COVID-19. Kasi yung mga kasamahan ko naman nag-positive, asymptomatic sila, pero hindi naman sila ganito. Ako lang ang naka-experience ng ganitong sitwasyon, ganitong condition. Tapos, kinabukasan, nagulat na lang ako, yung surgery resident, nandun na, dala nila lahat ng gamit. Tapos for IJ cut insertion ako, iyak na naman ako ng iyak noon. Kasi nga, pag hindi ako umiiyak, mas lalo akong kinakabahan, mas lalo akong, feeling ko mas nag-worse lalo yung condition ko pag hindi ako umiyak. So, sinasabihan ko agad yung mga doktor na po, yun nga yung surgery resident, Dok, iiyak talaga ako ha, kasi kailangan akong umiyak. So, with 5 minutes lang, nagawa niya yung procedure na halos ang naramdaman ko lang is yung pag-inject ng anesthesia. Pero yung paghiwa, pagtahi, hindi ko na siya naramdaman. So, sobrang bilis, sobrang linis. Kaya, ayun. Saka si Dok Urbina naman kasi from intern pa lang siya sa ospital, kilala ko na siya. Kaya medyo mas magaang na yung loob ko. Mas tiwala ako. Ano, Mamelay, meron kang sinend sa akin na photo, yung parang may pasaka sa dito yata? Oo, gamot yun. Ini-inject sa akin once a day. Sobrang hapdi talaga nung gamot. So, sa taba siya ini-inject. Actually, sa tiyan ko may mga pasa din. Pero ano yung talaga gamot? Yung pinakamalaki. Enoxaparin. Yung enoxaparin, binibigay siya. Anti-thrombolytic kasi yun. Ibig sabihin yung mga thromb, mga namuong dugo, clot. Siyempre, delikado yun kapag nag-travel sa blood mo. Pwede kang ma-stroke, pwede kang ma-heart attack. Kasi kapag may COVID ka, ang complication nun sa dugo mo, lumalapot. So, once na lumapot yung dugo mo, prone ka na nga sa mga thrombo, sa embolism. So, yun yung mga binantayan sa akin sa ospital. So, nag-conduct sila ng mga series of tests. So, yung D-dimer ko, yung D-dimer pang test nga sa embolism yun, tsaka thrombus, nag-negative naman ako. Kaya doon ako medyo nakahinga kasi nga, syempre, bata, yun nga yung mga young ages na nagkakaroon ng stroke. Epekto siya ng COVID-19 na lumalapot na yung dugo mo. So, medyo fatal siya. So, nung nararamdaman niyo na po yun, yun na, tapos na po yung surgery, gaano pa po kayo katagal na hospitalized? Gaano pa po katagal yung, tsaka ano pong ibig sabihin nun, na nalinis na po ba yung dugo ninyo, or ano pa pong mga kinailangang treatments? Yung in-insert kasi sa aking IJ cut, access pa lang yun ng hemoperfusion. So, kinabukasan, na-schedule pa ako ng hemoperfusion para siyang dialysis. So, it takes 3 hours. Upo ka dun sa upuan, katabi ng machine, kasama mo yung dialysis nurse. So, dun ako, unang salang ko, ewan ko kung anxiety lang ba o ano ba talaga. Bumilis yung tibok ng puso ko, nahihirapan akong huminga. Tapos parang nagkulay blue daw ako, sabi nung nurse. Kasi medyo, hindi naman sobrang chest pain, pero may naramdaman akong kabog sa dibdib. So, natakot yung dialysis nurse kasi kaibigan ko din yun, si Sir Ron. Sabi niya, parang yali sa'yo, Ma'am Melay. Nabuhat niya yung isang tangke ng oxygen sa tabi namin, tapos nilagyan niya ako ng oxygen via face mask. Tapos, minonitor niya yung vital signs. So, akala ko nga hindi pa matutuloy yung hemoperfusion kasi nga, pumangit yung condition ko. Na parang, tala, baka hindi ko, natimpla na yung gamot, parang ala, sayang yung canister na gagamitin. Tapos, ang ginawa ko na lang nun, sabi sa akin nung friend, nung dialysis nurse, mag-pray tayo. Tapos,
after nun, maghanap ka ng pwede mong kausapin. So, after nung, syempre, nag-pray kami, kinausap ko na yung mga kaibigan ko, nag-video call na ako. Kaya, every time nasasalang ako sa hemoperfusion, hindi pwedeng wala akong ka-video call. Sa 3 hours na yun. Bakit ilang nare-relax ako kapag kailangan may kausap. Actually, ano dapat yun? 2 to 3 session. Hmm. Per day. Okay. 2 to 3 session, pero 1 session lang per day. Okay. Oo. Tapos, nung ika-second session ko kasi, ma'am, nag-improve na kasi yung condition ko. Gumanda na yung ABG. So, hanggang 2 session lang. So, ayun. Nag-dalawang session lang ako. Tapos, tinapos ko na yung mga antibiotics ko sa ward. Yung mga gamot ko. Na nilalagay din sa IJ cut. Tapos, natuwa na lang ako nung sinabi na lang ng doktor na pwede na tanggalin yung access kasi nga hindi na kailangan ng hindi na kailangan mag-hemoperfusion kasi okay na raw ako. Tapos mag-step down na ako to another ward. Kasi from critical room, doon ako sa ward na hindi na bantayin, parang ganun. Mm-hmm. So anong tumatakbo sa isip mo, ma'am, nito nung time na yan, na nandito kayo sa critical ward, nag-undergo kayo ng ganitong treatment? Kamusta yung feeling na mag-isa kayo, yung pamilya nyo, parang simula nung nagpo-frontliner ka, hindi mo sila nakakasama, nakikita. Mm-hmm. Anong pinanghahawakan mo nitong mga panahon to? Nung nandun ako sa critical ward, parang strong person kasi ako. Kilala nila ako may strong personality. So siguro parang napanindigan ko yun. Pero nung nandun na ako, parang malungkot din pala talaga. Kasi naisip ko yung mga anak ko. Sabi ko, parang naisip ko kasi, di ba yung mga, may mga namatay na frontliners na halos kasi idaran ko lang. Na parang, ano bang nangyari sa kanila para humantong sa ganong kondisyon? Na parang ako din naisip ko, maitatawid ko pa kaya ito? Parang, ano bang meron sa virus na to? Na napakalusog ko naman, tapos tatablan ako. So, inisip ko yung mga anak ko na ang babata pa. Na tapos yung tatay ko na senior citizen, mga magulang ko, nanay ko, family ko, asawa ko. Tapos naisip ko rin yung mga katrabaho ko kasi nakikita ko sa chatroom namin na hirap na naman sila sa duty. Tapos nagsend pa sila, may mga pictures pa doon na parang yung exhausted na, parang pagod na pagod. Na alam mo yun, kung nandun lang sana ako, edi sana nabawasan din yung world nila. Parang yung mga naiisip ko na parang kailangan ko makabalik sa family ko, kailangan ko rin makabalik sa duty. Mas malungkot talaga sa ward kasi nga walang dalaw. Parang tinatanaw lang nila ako from the terrace. Tapos mag-PPM lang sila, nadadaan nga sila doon, sisilipin ko. Kahit doon sa ward, hindi ba may mga punong-puno kasi ng plastic cover doon. Hanggang doon lang sila, natatanaw ko lang sila doon. Tapos doon sa ward, self-care ka lang doon, ikaw magpapakain sarili mo, maglalaba ka pa, maghuhugas ka pa ng pinggan. So, kailangan talaga kapag nasa ganong kondisyon ka, kailangan talaga matapang ka, matatag ka. Kasi kung hindi, lalamunin ka ng depression. Meron pa kasi naging problema ang isa. Yung tachycardia, ano yun? Condition ko saan mabilis yung tibok ng puso ko sa normal rate. So, nag-series ulit ng test. Yung thyroid ko, yung to the echo pa ako. Kaya medyo natagalan ako kasi parang ayaw nila akong palabasin ng ganun yung tibok, yung cardiac rate ko. Doon pa ako natagalan kasi everyday ganun talaga yung rate ko. Ang lahat kasi ng COVID patient namin, nasa 6th floor. So, ibig sabihin kapag ibababa ka na sa 5th floor, graduate ka na sa COVID. So, yun na yung pinakamasaya kong moment kasi bukod sa graduate na ako sa COVID, pwede na akong dalawin. So, syempre, una kong tinawag yung asawa ko, kailangan meron na akong mauutusan. Kasi, grabe yung ikaw magtitimpla ng lemon juice mo, ginger mo. So, parang kailangan ko na ng parang yun na yung oras na parang yung magbubuhay rin na naman ako after ng ilang araw ko sa ward na ako lang self-care, self-love.
So, kaya tinawag ko yung asawa ko. Sabi ko, pwede ka na palang pumunta dito. Alam mo ba, ma'am, yung cardiac rate ko nag-normal na. Doon sa ward na yun, tapos sabi nung doktor, kapag within 24 hours, normal yung cardiac rate ko. So, minonitor ko siya every 2 hours. Yun nga, napauwi na ako, napauwi na rin kagad ako kasi nga, nasa within normal range naman na yung cardiac rate ko. So, parang anxiety rin talaga siguro. Ano, kamusta po ngayon yung mga anak niyo? Ilang taon po pala yung anak niyo, ma'am? Isang 10 years old, tsaka isang 5. Nabis po kayo? Tagal niyo. Mami, parang wala kasi nung nag-lock. Wala lockdown po? March 15? Oo, di na kasi ako masyado umuwi noon. Nakatamang din mamidala na akong maleta. Yun. So, oo, di na ako umuwi noon. Kasi nga, mahirap na. Baka mamaya carrier na ako nung sakit. Mm-hmm. Siyempre, ayoko na ilagay sila sa risk. So, doon na po ang tagal noon. Alam ko, makaka-uwi ako sa bahay, binata na yung mga anak ko eh. So, ma'am, kasi usapin ngayon yung tungkol sa mass testing, kumbaga yung pagtetest sa mga sa mga kababayan natin. Ano po ba yung proseso? Parang pwede po kami bigyan ng parang picture kung ano yung nangyayari sa isang sa pagtetest ng COVID. Sa amin kasi, pag may pumuntang patient, once na exposed ka sa patient which is positive, may symptoms ka, talagang candidate ka for swabbing, for testing talaga. Pero meron din kasi pupunta sa amin na asymptomatic, wala din namang history of travel, wala namang history of exposure. So, pwede rin naman siyang hindi, parang imo-monitor na lang yung sarili niya. Self-quarantine na hindi naman kailangan i-swab. Kasi, sa totoo lang kasi, kulang din talaga yung kits na meron sa ospital. Parang limited lang talaga. So, kung siguro, kung makakapag-provide talaga ang government ng maraming kits na siguro lahat siguro mas sa swab. Kasi minsan kami ngang staff, hindi naman kami, may ini-schedule pa kami for swabbing. Hindi talaga siya yung warik, itong araw na to, isa-swab kami. Mauurong pa yon kasi nga, syempre pa-prioritize pa yung mga patient na dumarating. So, kung may kits lang talaga na available para sa lahat, mas maganda. Kasi, ang nakatakot kasi doon yung mga asymptomatic na positive. Na pwede mo talaga na-encounter dyan lang sa labas, sa community nyo, na nagkakalat din talaga ng virus. Naranasan niyo yung pagiging frontliner. Ano sa tingin niyo? Kamusta yung kakayahan ng mga ospital natin sa pag-handle nung at naranasan niyo yung sakit? Kung ano yung mga kailangang treatments? Ano sa tingin mo yung kakayanan ng mga ospital natin na i-handle ito? Lalo na kung ma-prolong siya. Ngayon nilift na yung ECQ and wala pa masyadong plano for mass testing. Ano sa tingin niyo yung assessment niyo doon? Yun na yung nga yung kinakatakutan namin. Actually. Kasi parang feeling namin masasayang talaga yung quarantine na ginawa ng government. Kasi pagkata mo naman yung sa mall pa lang sa SM, parang dinagsa talaga agad ng mga tao. Kasi sa totoo lang, nag-uumpisa pa lang talaga ang COVID, alam namin na hindi talaga kaya ng hospital namin. At hindi naman talaga kami ang referral hospital na nag-handle ng mga communicable diseases. Alam naman natin San Lazaro yun. San Lazaro, RITM. Sila talaga yung humahawak ng mga communicable diseases. So, sa amin kasi, nung una talaga, wala naman talaga kami mga PPEs. Wala talaga kami supply niyan. Limited lang. Pag-handle ka lang talaga ng mga merong highly communicable disease. So, sa tulong lang din talaga ng gobyerno, ng mga private agencies na nagdodonate talaga ng mga PPE, doon talaga, parang patingin namin, kinakaya ng hospital namin na mag-handle yan. Pero kung tutuusin talaga, assessment ko talagang mahirap eh. Manghirap mag-handle ng ganyang condition. Tapos yung mga doktor pa namin, may mga doktor pa nagpa-positive. So,
kawawa rin yung mga doktor. Yung duty kasi nila, sobrang haba ng hours ng duty. Tapos hindi pa sila nakaka-uwi ng family nila. Parang iba rin siguro yung... Iba kasi kapag hindi mo nakita yung mga pamilya mo eh, parang nakaka-depress. Parang doon ka lang kasi kukuha minsan ng lakas ng loob eh. Tapos hindi pa nilang magawa. Tapos lang talagang meron kaming isolation room. Parang tatlo, three beds nga lang yun eh, iso room namin. Tapos dadagsain ka ng ganun kadaming pasyente. So kaya kailangan talaga mag... Kaya nag-adjust talaga ang hospital namin para makita yung COVID patient. Yung buong sixth floor namin, dati puro private patient lang yun. Ngayon, buong sixth floor converted sa COVID patient. Tapos nagsara pa yung iba naming unit, ibang ward, para makuha yung manpower nila para maibigay dun sa COVID area. Ganun naging, ganun kalaki yung impact nun sa hospital namin. And masasabi niyo po ba na hanggang ngayon, ganun pa rin yung sitwasyon? Or bumababa na po ba, kumukunti po ba yung mga pasyente? Ano pong observation niyo sa hospital niyo? Kasi nung medyo nawala ako, nakikita ko na lang sa group chat namin na medyo madami pa rin talaga. Kasi hanggang... Kasi nag-open na yung ano namin. Kasi meron kaming ginagawang bagong emergency room. So, para nga lang makita yung mga pasyente, in-open na kagad yung emergency room na bago. So, ibig sabihin, tatlong emergency room na yung pa-function sa amin. Yung new ER, yung ER na basement na temporary ER namin, plus yung innovate na ER sa ground floor. So, tatlo yung ER na na gumagana. Kasi syempre, aside from COVID patient, nakikita din kami ng mga non-COVID. Syempre, may mga cases naman talaga na hindi naman laging COVID. So, yung basement namin na ER, doon dinadala yung mga non-COVID patient. Ma'am Dicen, lahat ng naranasan ninyo, dealing with COVID, surviving, now recovering, na-discourage ba kayo na bumalik bilang isang frontliner? Anong, or kung hindi man, sa tingin nyo, kailan kayo makakabalik ulit? Nung una, talagang, lagi ko iniisip kung kailan ako makakabalik ng trabaho. Totoo lang. Parang, sabi ko nga, parang 2 weeks, pwede na siguro yung pahinga, tapos sabak na ulit. Kasi iniisip ko rin talaga yung mga katrabaho ko. Tsaka siguro parang naging passion ko na lang din talaga na yung pagiging nurse ko, parang ganun. Pero syempre, sabi nga nung family ko, kailangan ko muna talaga magpahinga. Pero wala lang, hindi naman sumagi sa isip ko yung discouragement na babalik ako. Siguro may fear na baka mapartuhan ako kasi syempre wala namang immunity sa COVID. So pwede pa talaga ako ma-reinfect. Siguro doon yung fear ko. Siguro normal naman siguro yun. Pero never ako na-discourage na bumalik as a frontliner, as a nurse sa isa emergency room. Ma'am, anong mensahe mo sa mga, since hindi ito mapapanood ng mga pasyente ngayon, ng mga pamilya ng pasyente na kumbaga nag-aalala para doon sa mga mahal nila sa buhay na may COVID ngayon. Anong message mo sa kanila? Para sa mga family na may COVID patient sila, pagdasal lang talaga nila, mag-pray sila, tapos sila mismo maging matatag. Kasi pag nakikitaan kasi ng weakness yung family, parang yung patient din nagiging weak eh. Kaya naging thankful nga ako sa family ko kasi sobrang strong nila na parang hindi sila nagpapakita sa akin ng any weakness na parang nag-aalala, na parang umiiyak. Sabi ko, hindi ko sila nakitaan ng ganun. Kaya sa mga family na may pasyente nga, kailangan nyo maging strong para sa pasyente ninyo. Huwag kayong magpapakita ng weakness. Mag-pray lang kayo. Tsaka, encouragement na kaya nila yon. Kasi nga, iba yung support system eh. Ibang-iba talaga. Dahil nakita ko sa mga pictures na sinend nyo sa akin, ang daming nagmamahal sa inyo. May mga banners sila na wini-welcome kayo sa
Welcome back, Melay. So, ano pong masasabi niyo sa mga friends niyo, sa naging support system niyo sa inyong pamilya, mga anak na na-survive ninyo yung COVID? Siyempre nagpapasalamat ako sa mga sa pamilya ko, unang-una sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa isabi niyo medical center family, sa emergency department trauma center na naging second home ko na sa East Ave. Maraming salamat sa kanila. Sa mga kaibigan ko nung college, kaibigan ko nung high school, mga katrabaho ko, wala silang sawang nagpipray talaga para sa akin. Actually, mga friends ko nga from abroad, hindi ko alam na nag-raise pala sila ng funds. Kasi hindi ko talaga alam. Sinabi lang sa akin nung asawa ko na meron na nga kaming ganitong amount na galing nga sa mga kaibigan ko abroad na kung saan nagbigay na parang hindi naman na hindi man ako humihingi pero kung saan sila nagbigay kasi nga wala nga raw sila dito sa Pilipinas. So yung mga kaibigan ko, mga katrabaho ko, sila yung nagbigay din sa akin ng strength. Yung mga messages nila, iba yung support nila eh. Parang I was blessed pala talaga na magkaroon ng mga kaibigan na ganun. Magkaroon ng pamilyang ganito na hanggang true health talaga, tsaka pag nagkakasakit na ako, hindi pala talaga nila ako iniiwan. So I was blessed talaga with these wonderful people talaga. Kaya I'm so thankful na hindi ko alam kung paano ko sila papasalamatan. Pero ayun nga, thankful lang ako na hindi ko alam kung paano ko sila susuklian, pero tuloy pa rin yung pagiging pagkakaibigan namin. Tapos ayun, hindi ko alam, parang hindi ko ma-explain kung paano ko sila pasalamatan. International Nurses Week ngayon, actually. Mm. So, pagpupugay sa lahat ng ating mga nurse. And yun, ano pong, from one nurse to another, ano pong masasabi ninyo? Para sa mga kapwa ko, co-nurse, frontliner, aside from PPE, prayers talaga, tsaka faith kay God, yung magiging protection natin against COVID-19. Tsaka, kailangan natin magpakatatag. Be strong. Kasi uuwi pa tayo sa mga pamilya natin. At tsaka, lalabang pa tayo sa COVID-19. Sorry ah. Kasi medyo mahirap talaga maging frontliner. Ang dami mo sinasakripisyo, kaya parang malungkot na malayo sa pamilya tapos maglilingkod ka sa mga taong bayan na yung iba hindi makaintindi. Parang alam mo yun, yung mga matitigas din ang ulo. May matitigas din kasi talaga ang ulo kaya nagkakaroon ng COVID-19. So sana maging worth it naman yung mga pinaglalaban ng mga frontliner. So, sa mga frontliners ko, be strong lang talaga. Kailangan tayo ng pamilya natin tsaka kailangan din tayo ng bayan. Yun lang. May gusto ka pang i-share na kwento. Mga pinaka tumatak na kwento sa'yo nung naka-hospitalize ka. Sa duty naman. Yung pinaka tumatak sa akin. Kasi mas naka-PPE kami doon. So, may mga pangalan kami ng mga artista sa PPE. Kasi nga, pag naka-PPE ka na, hindi ka na makikilala ng mga tao. So, ang tawag sa akin sa duty, Bea Alonso. Tawag nila sa akin. Basha. Tapos, nung first... si Basha. First time na nag-basha ako sa duty, sobrang toxic nung duty ko. Imagine mo sa tent, merong 6 na intubated. Tapos, merong pang 10 mga level 2 na patient, level 3, mga naka-oxygen. Tapos, nung araw na yon, 4 double code kami. Ibig sabihin ng double code, 2 yung nag-aarrest na pasyente. Eh, 2 lang din kaming nurse. Tapos, ibang doktor na naka-PPE lang din. So, salitan lang kami dun sa pag-CPR. Ang sobrang nakakapagod yung CPR. As in, sobrang hihingaling ka talaga dun. Tapos, sa init pa ng araw. Yun yung masaklap dun eh. Mas sinit ng araw. Tapos, ang worst dun, bumigay yung tent na deflate. So, may pasyente na nandun kayo sa loob? Na may pasyente. Oo. Oh, oh. So, ngayon, kailangan mo ilipat na yung mga pasyente sa kabilang tent kasi nga, kailangan maayos ng engineering yung tent kasi babagsak ka talaga siya. So, from dun sa pagod na pagod ka mag
mag-revive sa mga pasyente, mag-vital signs, sa dami nung dumarating pa, magbibigay ng gamot, maglilipat ka pa ng mga pasyente dahil nga inabutan ka ng pag-deflate ng tent. Yung talaga hindi ko makakalimutan sa COVID ward, sa COVID tent namin. Maraming salamat, Ma'am Melay. Thank you po sa pagpapa-unlock nyo ngayong hapon. And mabuhay po kayo. Patuloy po sana kayo makapag-recover and makapagsilbi ulit sa mga kapwa nating Pilipino. Thank you very much po. Thank you, Ma'am Steph. Thank you po. See you po.